Hello mga loves! Good morning, good afternoon, and good evening to all of you guys. For today's vlog, of course, aabangan nyo mamaya kung ano naman ang ma-share ko sa inyo na vlog. And of course, kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para updated ka pa sa mga vlog na isi-share ko sa inyo. And ayan nga ba? So, abangan nyo kung ano yung mga kwento natin ngayon. Which is, ano ba, alamat nga ba ito? Or kwento ng pag-ibig? Or what? So, keep watching mga lods kasi eto na. Ipapalabas ko na siya. And, ayan, ano pa ba yung hinihintay natin? Kundi, let's go! Let's intro! No. Hi, Chiki! Welcome here! This is Ging Azura! And ako naman si Chiki na maghahatid sa inyo ng kwento! Wow, Chiki! Excited na ako na makikinig ulit sa kwento mo! Pwede mo na ba simulan ngayon? Ito ang aking kwento. Ang kwento ng alamat ng luha. Naging usap-usapan si Luwalhati sa bayo ng Asisto dahil sa madalas niyang pagpunta sa gitna ng dagat. Tuwing alas 4 kasi ng hapon ay naglalayag ito, tangay ang lampara at munting kwaderno. Sa gitna ng dagat kasi nakakapag-isip ng malaya si Luwalhati. Hindi lamang ito lubos na mauunawaan ng mga tao sa bayo ng Asesto. Noong unang panahon ni Luwalhati ay hindi karaniwan ang lungkot o pighati. Halos araw-araw ay ipinagdiriwang ng mga tao ang biyaya ng masaganang pangisda at ani sa pamumuno ni Apo Silverio. Naging matiwasay at masaya ang pamumuhay ng mga taga-bayo Asesto. Ang tanging emosyon na nanalaytay sa puso ng tao ay tuwa at ligaya, wala ng iba. May 5 buwan na din ang nakalipas ng mamamaalam ang kasintahan ni Luwalhati na si Ibaro. Ang kanyang pagkamatay ay ikinagulat ng nakakarami dahil ito ay nagpakalunod sa hindi malamang dahilan. Pumunta na lamang ito papalayo sa baybaying dagat hanggang sa hindi na siya matanaw. Naganap ito sa kasagsagan ng pagtulog ni Luwalhati. Sa kabila ng nangyari, nanatili pa ding masaya ang mga tao doon. Maging si Luwalhati. Magmula noon ay walang pinalampas na pagkakataon si Luwalhati upang bisitahin ang dagat. Sa gitna ng dagat ay binubuklat niya ang kwadernong nangungulubot ang mga pahina. Kahit mabigat sa loob, ang pangyayari ay mas maigting na pag-ibig at hindi dalamhati ang naramdaman ni Luwalhati para sa kasintahan. Luwalhati, magdidilim na. Pumarini ka na, baka mahamugan ka diyan, sigaw ni Apo Silverio. Saglit na lamang po, Apo. Bago lamunin ng dilim ang kalangitan ay nagpasya na siyang Luwalhating bumalik sa bahay. May lumalabas pa din ba? Tanong ni Apo sa pagpasok ni Luwalhati sa bahay. Hindi na po kasing dami ng tulad ng dati, sagot ni Luwalhati. Hala, bukas ay kabilugan ng buwan. Naway matigil na iyang sakit mo. Sabay sa kabilugan ng buwan ay ang piyesta ni San Isidro. Bagamat kakatapos pa lamang ng piyesta, noong isang araw ay hindi na ito naging hadlang upang magdiwang ang mga taga-bayo Asisto sa piyesta ni San Isidro. Lahat ng tahanan ay naghanda ng masaganang putahe maliban kina Apo Silverio. Itay, kayo po ang namumuno dito sa lugar. Bakit po hindi tayo maghanda? Tanong ni Luwalhati. Hindi pa panahon, Luwalhati. Kailangang mawala muna iyang sakit mo bago kita maiharap sa tao. Kasi po si Ibaro?
Alam kong mahal mo ba ang Benatelis, subalit hindi tama ang ginagawa niya sa iyo. Itay, patay na po si Potragis na patay iyan. Pero itay, nagmamahalan po kami. Hindi iyan maaari sa pamamahay ko. Papaalisin ko iyang patay mong nobyo sa katawan mo. Nagsimula nang dumaloy ang tubig mula sa mata ni Luwalhati, pababa sa pisngi hanggang sa pumatak ito sa sahig. Hindi alam ng mag-ama na nakasilip na pala mula sa bintanang anahaw ang chismosong si Perry. Mga kabayo, ang anak ng apo may sakit. Pagmasdan ninyo, dali. Ay dinumog na ng halos buong bayo ang bahay ni Apo. Hindi na nagawang pigilin ng matandang katawan ni Apo ang pagsalakay ng mahigit 50 katao. Pinalibutan ng mga tao si Luwalhati at pinagmasdan mabuti. Ano iyang nasa mata mo, ining? Sisa ni Sisi. Pinaparusahan na tayo ng mga Diyos. Kasalanan ito ng baliw mong nobyo, Luwalhati, sigaw ng matanda mula sa likuran. Hindi dapat siya nagpakamatay, hindi na siya nahiya sa mga Diyos natin, walang utang na loob iyang si Ibaro. Wala, banat ni Mang Apet. Ngayon ay lalong dumami ang tubig na dumadaloy mula sa mata ni Luwalhati. Nagpaatras ang mga tao sa paligid niya, maging ang amang si Apo. Pilit tinatakpan ni Luwalhati ang kanyang tinga upang hindi marinig ni Ibaro ang mga sinasabi ng mga tao. Huwag kang makinig, Ibaro. Hindi totoo ang mga sinasabi nila, bulong ng kawawang dalaga sa sarili. Anong ibinubulong mo sa iyong sarili, bata? Masisiraan ka na yata ng bait, sigaw ng isang ali. Apo, anong nangyayari sa anak mo? Magsipagtigil kayong lahat, mahal ko si Ibaro. Si Ibaro at ako ay iisa. Kaming dalawa ay nagmamahalan. Wala akong sakit, maniwala kayo. Depensa ng dalagang si Luwalhati na ngayon hindi na mapigilan ang pagdaloy ng tubig mula sa mata. Ay malagutan ng hininga sa harap ng madla. Nilapitan ni Apo ang bangkay ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Ito marahil ang kabayaran ng pag-ibig ng aking anak sa isang patay. Tubig mula sa dagat ang dumadaloy sa mata ng aking Siluwalhati. Si Ibaro at ang aking anak ay naging isa noong araw na siya'y magpaalam. Wagas ang kanilang pagmamahalan, hindi ito sumpa, ito ay himala. Binuhat ni Apo ang bangkay ng anak at dinala ito papunta sa dagat. Pinagmasdan ng mga tao ang pagdaloy din ng tubig mula sa mga mata ni Apo. Luwalhati, Luwalhati, sigaw ng ama. Habang papapalalim ng papapalalim ang tubig sa dagat, mas tumindi ang pag-alon ng dagat pagsapit ng alas 4 ng hapon. Subalit, hindi ito naging balakid kay Apo Salvario sa paghatid ng kanyang anak sa huli nitong hantungan. Luwalha, Luwalhati, Luwalhati! Pagsapit ng alas 6 ng gabi ay bumalik na sa dati ang pag-alon ng dagat. Hanggang sa kasalukuyan ay dala ng sanlibutan ang himala ng pag-iibigang Ibaro at Luwalhati. At ito ang alamat ng luha. Kaya, nung unang panahon, hindi pa napangalanan ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng tubig na galing sa mata. Ngayon, nagsisimula ito kay Luwalhati. Kaya yung tubig na mula sa mata ay napangalan ng Luwalha. So yung Luwalha naging luha. Yan po mga loves, yung aking natutunan dito sa kwentong ito. No.
isip ng iyong iwanan ang aking puso. Labis na nasaktan, malibang pag-ibig. No, 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 no. Loves. So loves, thank you so much for watching. Ikaw pala ang aking sa'yo ako ay di magsasawa. Ano man ang iyong Sana, aww.